Ika-20 ng Hulyo, Lunes sa 16 na linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Mateo. Sinabi ng ilang guro ng batas at mga pariseo, "Guro, gusto naming makakita ng tanda mula sa iyo." Sumagot si Jesus, "Isang palatandaan ang hinihiling ng masama at di tapat na lahing ito, ngunit walang palatandaang ibibigay sa kanila maliban sa palatandaan ni Propeta Jonas. Kung paanong 3 araw at 3 gabing nasa tiyan ng balyena si Jonas noon, gayon din naman, 3 araw at 3 gabing mananatili sa ilalim ng lupa ang anak ng tao. Sa paghuhukom, babangon ang mga taga Ninive kasama ng mga taong ito at hahatulan ang salinlahing ito sapagkat nagpanibagong buhay sila sa pangangaral ni Jonas. At dito'y may mas dakila pa kay Jonas. Sa paghukom, babangon ang reyna ng timog, kasama ang mga taong ito at hahatulan sila, sapagkat dumating siya mula sa kabilang dulo ng mundo para masaksihan ang karunungan ni Solomon. At dito'y may mas dakila pa kay Solomon." Ang buting balita ng ating Panginoon. Pagsasadiwa. Guro, gusto naming makakita ng tanda mula sa iyo. Ang salitang tanda ay maaaring gamitin bilang isang ugat na salita para sa iba pang mga salita, katulad ng mga salitang matanda, tandaan, palatandaan at iba pa. Bilang isang salita, maaari itong bigyan ng kahulugan na may kinalaman sa gulang o edad ng isang tao. Maaari rin namang mga hulugan na ang isang bagay ay kumakatawan sa isang bagay, katulad ng mga sakramento na ang kahulugan ay mga tanda ng presensya ng Diyos. Subalit sa mundo ng Biblia, maaaring tumukoy ang salitang ito sa isang hindi pangkaraniwang bagay o pagkilos na magpapatunay sa pagiging totoo ng isang tao, bagay o pangyayari. Humihingi mula kay Jesus ng palatandaan ang ilang guro ng batas at mga pariseo na magpapatunay ng kanyang pagiging tunay na Diyos. Sa kabilang banda, ang paghingi nila ng tanda mula sa Panginoon ay nagpapakita rin ng kanilang tunay na kulay at pagkatao. Dahil dito, sinabi ni Jesus na, "Isang palatandaan ang hinihiling ng masama at di tapat na lahing ito." Nais nilang subukin si Jesus na gamitin ang kanyang kapangyarihan na gumawa ng himala. Ito rin ang ginawa ng demonyo nang tuksohin niya ang Panginoon sa ilang. Malinaw na ang kanilang paghingi ng tanda ay bunga ng kanilang pagiging kulang sa pananampalataya. Pagsasagawa. Kung ikaw ay isang taong may tunay na pananampalataya, hindi mo na kailangan maghanap pa ng maraming tanda mula sa Diyos, sapagkat sa mata ng taong may pananampalataya, ang buhay ay punong-puno ng maraming tanda ng pagpapala ng Diyos.